Matagal-tagal din pong panahon na wala tayong nababasang anumang post mula kay Chris Aquino, lalo na dun sa mga nakakaalam ng tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan ngayon. Hindi raw makakauwi ng September, hindi raw papayag ang mga doktor. Ay sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Nakita po ba natin, nakapanood ba kayo yung eksena nila sa airport nung magyakap sila? Parang walang hangin sa kanilang pagitan, parang hindi na sila magkikita pa ulit. Mga kachika, kumusta na po kayo sa mga panahong ito? Sa iba't ibang sulok ng buong mundo, maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. Sabi nyo nga, kami ang tagapag-alis ninyo ng lungkot, melangkolya at pagkabagot. Tama, Romel Chika? Tama, yan po ang pangako namin sa inyo. Magbibigay saya lagi-lagi dito sa aming programa. Ako, ano naman kaya ang sasabihin ng nasa aking kaliwa? Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Siyempre, kung kasiyahan ang gusto nyo, tumutok lang kayo sa aming tatlo. Dahil didigyan ka namin kayo ng mga showbiz intriga at kasama ang opinion. Alam mo ako, kaya kong pigilin yung halakang ko. Basta hindi ko lang makita si Direk Tom at si Ali na gumaganong. Sila po yung nagtagapag-anyaya na halakhak sa amin, yung staff namin mismo. At syempre, totoo naman po yan, mga kachika. Saan pa nga ba? Dito syempre sa inyong programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now! Nagtatanong, bakit daw Barikutot ang tawag ko sa iyo? Anong ibig sabihin ng salitang Barikutot? Siyempre, pagka sinabing Barikutot kasi sa amin sa probinsya kasi sa mga Ilonggo, yung parang natutulog kang nakabaloktot. Nakabaloktot, nakabarikutot. Oo, lalo na pag malamig, di ba? Masarap tayo naman, nakapamaloktot. Oh, yun, kapamaloktot. Diba? Ay, meron akong ano dyan, may trivia ako. Ano? Si Miss Nora Honor, ng kasagsagan ng kasikatan ng superstar, ang kama niya bilog na puting-puting-puti, pati ang kanyang sahig. Ay, grabe. Eh si Ate Guy, hindi naman kaputian ang kutis. Kung matulog siya sa gitna nung kamang puti, nakabarikutot. Ah! Oo, napakagandang tingnan talaga. Isang superstar, parang nulalang sa bilog na kamang puti. Diba? Oh, grabe. Yun. Barikutot. Diba? Okay. At tuloy-tuloy na po tayo, mga kachika. Siyempre, matagal-tagal din pong panahon na wala tayong nababasang anumang post mula kay Chris Aquino. Ay, opo. Maraming naghahanap. Pati ako mismo naghahanap na bakit biglang nawala na naman si Chris. At nung kasagsaga ng issue tungkol sa bintang na Becky ang kanyang anak, na si Bimby, wala rin. Tahimik siya. Tahimik siya, diba? Bakit po nananahimik? Inuulit namin, kapag tahimik ang dagat, mas nakaka-nervyos. Yun na nga. Diba? At mapapaisip ka na parang hindi si Chris Aquino yun. Oo. Dahil ang kanaturalesahan ni Chris Aquino, bawat issue o bawat nagaganap sa kanya, nalalaman ng buong mundo. Oo, meron at meron siyang side comment sa lahat. Di ba ang sabi niya, ngayong September, malaki ang porsyento na siya ay makauwi na. Yun. Di ba? Yun ang ating paniniwala. Correct. Dahil yun ang kanyang ipinangako. Mm-hmm. Pero alam mo, sabi ng mga sources natin sa Amerika, lalo na dun sa mga nakakaalam ng tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan ngayon, hindi raw makakauwi na September. Hindi raw papayag ang mga doktor. Nakakalungkot naman. Mm-hmm. Akala pa naman natin, okay na ang lahat, inaayos na, kaya babalik na siya dito. Kaya nga, yung pala. Pero si Chris naman ay hindi nagbibigay sa atin ng false hope. Mm-hmm. Kahit naman kailan sinasabi niya yung totoo tungkol sa kanyang sitwasyon. Kunwari, sasabihin niya, bagsak ang kanyang BP. Lagi nahihilo siya. Tapos tumaas na naman yung kanyang sa AI niya. Hindi po siya nagkakaila na maayos na po ako. Ang ganda-ganda na po ng lahat sa akin. Meron siyang mga pahimakas na hindi pa maayos. Oo, di ba yung huling ang post niya, yung pinauwi niya si Bimby dahil nga siya sa blood niya na may nakita na naman, di ba? Yun tungkol sa blood. Dapat sana ay dito na sila magkikita ni Bimby ngayong September. Pero ano nangyari? Pinabalik niya uli si Bimby sa Amerika dahil alam niya na hindi siya pa uuwi ng kanya mga doktor ngayong September. Nung magpunta doon si Chris
Chris Aquino ayon sa ating mga kababayan na nakakita sa kanya. Di ba naka-chartered plane siya? Oo. 35 suitcases, 35 maleta daw po ang dala ni Chris. Iba pa yung sa mga anak niya. Ganong katindi ang preparasyon. Alam niya na magtatagal siya sa gamutan. Kaya ganong karami ang kanyang daladalang kagamitan. Ay, handang-handa naman pala. Parang sasali siya sa Miss Universe, ah. Diba? Ilan nga lang yun eh. Isang maleta lang. 7-10 lang yun eh. Hindi, diba yung Thailand na nung dumating sa Pilipinas dito? Hilera din kasi yung suitcases. Oo, diba, grabe. Pero iba yung kanya 35. Ay, grabe. Mo. O forwarder ang naghati doon sa inupahan niyang bahay. O, diba? At lagi naman po nating ipinapanalangin na sana'y malampasan ni Chris Aquino yung kanyang dinaramdam ngayon. At sabi nga po natin, kapag sama-sama ang panalangin, mas naririnig sa langit. Oh, yes. Diba? Sana lang po ay magkaiba ang kwento ng source at yung magaganap. Oo. Diba? At sana lang umasa tayo sa pananahimik niya. Gugulatin na lang tayo na magandang araw. Balita. Yes. Oh. So, anong gusto mong ipanggulat sa atin ni Chris Aquino? Adi, siyempre, ano? Sasabihin niya ano? Sasabihin niya na, sabihin niya, I'm here now. Oh, I'm here now. I'm here now. Oh. I'm okay. I'm here now. I'm here now. I'm okay. Oh, di ba? Gusto mo ako magsabi? Very Chris Aquino. Sorry. It's been a long time, di ba? Ganun. But don't you worry, my friends, especially those of you who've been praying for me. I'm okay now, and I hope I could go back to the Philippines the soonest time possible. Thank you for your prayers. Hoy, tapos talaga mo. Hindi mo na siya tatawag. Ay, hindi mo. Tapos talagang maayos na ang kanyang kalagayan. Pag may nagsabi, thank you, Chris, you're okay na talaga. The best ka talaga. Ha, ha, ha. Doon pa lang siya. I love you. Galing mo. I love you talaga. Diba? You love me rin talaga. Ayan. Diba? I love you more. Oo. Sana ganyan ang maano namin kay Chris. Oo, ganun sana, diba? Ay, basta, kantahan mo si Chris. Ay, simpi kakantahan ko siya ng kay tagal mong nawala, babalik at babalik ka rin. Umiyak pa. Kay tagal mong nawala. Wala, commercial. Diba yun? Nakakayak yung commercial yun. Oo. Diba? Gary V. Kay tagal mong nang nawala, babalik at babalik ka rin. Kay tagal mong nawala, babalik ka rin. Babalik ka rin. Kay tagal mo nang nawala, babalik ka rin. Babalik ka rin. Ayaw pa niya nung mababa, itinas pa niya. Thank you, Ali. At yun po ang ating inaasahan, mga kachika. Sana po talaga magkaroon ng milagro sa kalagayan ni Chris Aquino ngayon. Yung talagang napalis na po ang lahat ng kanyang dinaramdam. At isang araw, kakanta tayo ng babalik ka rin. Diba? Yun. Eto, masaya naman ang ating kwentuhan nito. Siguro sa mga panahong ito, yung ikinukwento natin na pagiging close nila, nadagdagan na ng mas matindi pa. Malamang. No? Kasi nakita mo yung paghihiwalay nila sa airport. Sepax. Iba yun. Separation anxiety. Yung tinutukoy po namin siyempre pa ay sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Nakita po ba natin, nakapanood ba kayo yung eksena nila sa airport nung magyakap sila? Mm. Parang walang hangin sa kanilang pagitan. Parang hindi na sila magkikita pa ulit. Diba? Parang isang tabi po sa pelikula yun. Na talagang sobrang yakap talaga. Ikaw, ano na nararamdaman mo sa mga panahong to ang pag-uusapan natin? Ay, sa tingin ko lang parang nandun na sila isa. Kasi tapos na yung knowing each other, diba? Yung stage. Yung stage na yun. Parang palapit na papalapit na talaga sila sa isa't isa. Oo, ikaw. Ako, tahimik lang mga yan pero merong nagaganap dyan. Ako naman, gusto kong irespeto yung pananahimik nila kasi nanggaling si Catherine sa isa pong relasyon na talagang inari ng publiko, walang kapribaduhan. Correct. Siyempre, maiintindihan naman natin si Kat kung sa pagkakataong ito'y gusto naman niyang hindi naman ilihim, kundi sila lang muna. Oo. At diba? Nararamdaman ko, pag malapit na ang pelikula, meron tayong malalaman sa kanila.
Hello, ay, love again. Oh, November po ang showing nito. O September na tayo. Ay, October pa lang palagay ko, ihahayag na nila. Ay, nakakabang-aba. Sila na talaga. Pero ang bashing, hindi po nagpapahinga. Mm-hmm. Siyempre, nandyan yung mga nagsasabing, ay, hindi sasagutin ni Kat si Alden kasi ang type niyang boyfriend, brusko. Uy, ay. Ano masasabi mo? Eh, yung past niya, di ba brusko yun? Mm. Oo, pero bakit naghiwalay din naman? Correct. Oh, kung yun ang hanap niya. Huwag natin bigyan ng ano, natin bigyan ng anong maling ano yun. Taning. Oo, taning na hanap mo, Bruce. Pangunahan. Oo, wala na sa panahon ngayon. Ang lahat ay nagbabago. Kung gusto kita ngayon, maaring bukas ay hindi. Ay, oo naman. Ma, ano ba sasabi mo doon sa mga nagsasabing Bruce ko ang type na boyfriend ni Catherine? Ay, siguro, kasi doon siya, parang doon siya lumaki doon sa pag-iibigan nilang dalawa. Kasi unang Bruce relasyon ko. Yun. Unang relasyon niya. Mahigit na isang dekada. Correct. Okay. Oo, kaya siguro parang, siyempre, parang pagkaano, parang hinahanap-hanap mo na, gusto ko yung ganito. Pero, siyempre, bawat babae, gusto naman ang marespetong lalaki. Ayun. Di ba naman? Yung ibinibigay talaga yung respetong para sa kanya. Hindi po namin sinasabi na hindi siya nirespeto ni DJ. Oo, ibang usapan. Nandun po yon. Nagkataon lamang po na hindi pala sila para sa isa't isa. Natapos na ang kwento nila. Isipin mo, 12 years. Oh. Tama, brusko rin naman si Al. Sa pulang araw, brusko si Al. Ay, nako, eto. Sorry po, binuksan mo. Ako po talaga, number one akong nanunood ng pulang araw. Brusko. Napakagaling mo, Alden Richards. At saka si Barbie. Barbie Fortesa, ang galing-galing talaga niya. Sa kahit anong angulo, lalo na yung hindi naman sa kanya nakatutok. Di ba? Pulang araw, paborito ko talaga si Alden dyan. Ang galing-galing ni Eduardo. Pura. Diba? Walang tapon ng mga bawat eksena dyan. Totoo yan. Sobra. Oh, totoo yan. Napunta tayo sa pulang araw. Siyempre, dito pa rin tayo sa Hello Love Again. Kasi nga, kay Bruce ko nga hanap daw eh. Eh, Bruce ko si Alden. Nakipakano siya. Natin, diba? Mm. At saka hindi po ngayon at Reserve Comilos ang isang lalaki ay hindi na brusko. Mm-hmm. Diba? Ay, oh, di ano? Naman. Kaya nga, magsabi ka. Siyempre, pagkayang sabihin mo na ano, this is talagang bruskong-brusko naman yung tao. Pero, di ba may mga bruskong-brusko, nagugulantang na lang tayo. Ayun. Hindi naman pala totoong brusko. Ay, naku, yun ang malaking fake. Mm-hmm. Malaking ang dami, di ba nangyari ng ganyan? Lalo na brusko sa Amerika. Sa ay, oo. Tama. Diba? Eh, dito nga, di ba may mga action star ng bruskong-brusko. Ay, oh, yun pero, ending. Paano? Ba't di ka mo? Ba't di ka mo? Ano? Hindi, totoo naman po yan eh. Wala po para sa atin, hindi para sa atin na magsabi kung sino ang brusko, sino ang gusto ni Catherine. Puso po niya ang maghahanap at tatagpo at magdedesisyon. Baka ang gusto niya daw yung maginoo pero, medyo bastos. Ganon. Pero alam mo, si Catherine, galing nga sa isang relasyon eh. Kaya nag-iingat sila ngayon. Totoo. Diba? At si Alden naman, maingat na maingat din po dito sa kanila ni Catherine dahil lahat po ng mata nakatutok sa kanya. Yes. At ayaw sabihin, at ayaw sabihin ni Alden na ginagamit niya si Catherine sa mga lahat ng mga ginagawa niya. Yeah. Anong paggamit? May napatunayan na yung tao. Diba? Hindi sila maggagamitan. Mm. Lalong hindi gagamitin ni Alden si Catherine at si Catherine din ay ganoon, hindi manggagamit. Correct. Basta, ako, alam ko, patungo na doon. Ay, ako rin, oo nga. Basta, papunta na sila. Ang ayuda natin, aabangan po niya, Naya, alam mo ang ayuda natin. Sa November na. Diba? Ay, linawin mo, baka akala nila may bibigay sa atin. Ay, oo, baka akala nila. Yung ayuda, ayuda po, yung mga bagay-bagay na hindi nyo po alam, na kami lang po muna at lalo na si Nani ang nakakaalam, yung unang ayuda ang sinasabi namin sa ito. Totoo yan. At saka yung ayuda sinasabi nila, yung mga lumalabas sa TikTok noon. Yeah. Oo, na ito yung ayuda ni direk, mga ganyan. Oh. Ayun po, basta hintayin po natin, alam po natin kung saan ito patungo. Malaking, malaking revelasyon po ang ating aabangan. Yan! Basta, yun na lang title. Hello, love again. Nako. Yes. Isoy. Di ba naman? Oh, anong awitin para sa Kat Ben? Ay, yung pinakantahan ko sila na, this is this love, this darling. If this is love. If this is love, darling. Now it's time to wake up. Melissa Manchester. If this is love, darling,
Now's the time to wake up. Hurting words can't really shake up someone love. Hurting words can't really shake up someone's life. Yon. If this is love, darling, it's time to stop pretending. We'll never have a happy ending while we cry. Sige na, never stop pretending. Thank you, Ali. Yun, no? Naman yan. Wala na yung pretensyon. Alisin na yan. Ang kailangan malaman ng inyong mga taganga ng publiko, ano ba talaga, Alden at Catherine? Yan, ang totoo. Yes, yan yon. Ay nako, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Kanino to? Nako, ito ang pag-uusapan natin. Kaliw to? Ang pag-uusapan natin, isang matapang. Ay ito brusko, di ba brusko kinahalap? Isang matapang at isang brusko na male personality ang pag-uusapan natin. Kasi pag sinabi niya kagad yung pagkakakilanlan, wala na yung ano. Male personality. Male personality. Controversial. Sikat. Naku ka makailan na naging controversial at sikat sa simula noon hanggang ngayon. Okay. Alam mo, ito pala siya. Nakakaloka ito pala siya. Ano pala siya? Kasi, ano pala siya? Di ba brusko-brusko sa? Di ba pag sabing brusko, walang kinatatakutan. Mm-hmm. Lahat walang iniilagan, kahit ano man yun, tutukang kaman ng barel, di ba? Hindi natatakot. Pero ito talaga may kahinaan din. Ay, bakit? Naku, ito may nangyari sa isang sortie. Campaign sortie. Isang campaign sortie. Di ba? Habang nagsasalita siya, ang nakakaloka, di ba alam mo naman, kahit sa alam may lumilipad na ipis. Ang ipis is everywhere. Nang nga, pasabugin po ang Japan. Hiroshima. Mm-hmm. Tanging ipis lang po ang nakaligtas. Patay ang lahat ng tao. Ganon siya kadumi. Ay, oo. Ito na, di. Siyempre, nasa ilalim ng lupa ang ipis eh. Pinakilala na siya. Siyempre, pag pinakilala ka na, siyempre, tatayo ka na, tapos ibibigay na sa kanya yung mic. Ito na. Nung hinawakan niya na yung mic, siyempre, maliwanag. Nagsalita muna siya. Oo, nagsalita siya. Pagtapos siya magsalita, biglang nakita siya na parang may lumilipad-lipad na gano'n. Anong ginawa niya? Ang sabi niya gano'n, sabi niya, teka muna. Sabi niya gano'n doon sa tao. Wait lang po ha. Tinawag yung mga security guard niya. Sabi niya, patayin niyo po yung ipis. Patayin niyo yung ipis. Lumilipad. Patayin niyo yung ipis. Siyempre yung mga security, gano'n ng gano'n. Pakitaan mo ng ahas, hindi matatakot. Ay, hindi. Barel, hindi natatakot. Ay, hindi. Kahit sa anong paghamon, hindi natatakot. Ay, hindi. Ipis lang pala. Ipis lang pala ang ano niya. Sa kanyang estado, ah. Actually, silang lahat. Ay, totoo. Hindi lang ako nag-isa. Kasi ang mga anak naman kasi, na bukod na pinagpala, hindi naman sanay na nakakakita ng ipis. Dahil malinis ang kanilang bahay, buena familia. Eh, tayo, sanay tayong may ipis dyan, may ipis dito. Okay lang. Dead ma lang. Ano ba magagawa ng ipis sa atin? Pero para sa kanila, big deal ang ipis. Ay, malaki. Kaya pa, yun ang kinakatakutan niya talaga. Kaya kailangan pagka pumasok sila sa isang lugar, hindi muna titingnan kung may papatay sa kanila doon. Tingnan muna kung may ipis. Ay, ganun. Isipin mo sa itsura niya, ha? Na lalaki. Ipis lang pala ang makakapagpaalis sa kanya. Abay, magbigay ka ng clue kung sino itong talagang mataas na tao sa lipunan. Oo. Na talagang tinitingala ang ipis. Alam mo, ito siya, yung male ito personality siya. Na to. May ano to eh, matapang. Talagang maano ka magsalita. Nakikipaglaban. Matatakot ka pag siya magsalita. Lalo na pag itinakawlong ka niya. Ay, ganon? Oo. Your Honor, I would like to invoke diba, myself to... Tapos na ganyan sa lamesa. Discrimination. Gano'n na lamesa. Magsasalita ba kayo? Hindi. Alis na ako dito. Sinasayang yung oras namin. Mm-hmm. Aalis na ako dito. Ano ba ang... Sabi ka ba ng totoo? Still deny? Pag magsabi ka ng totoo dito, okay lang sa amin, makakalaya ka. Pero pag hindi ka magsabi ng totoo, I will call the sergeant at arms. May ipis!
Ganun naman eh, no? Mika-nika niya tayo talagang kinatatakutan. Ay, oo. Ako takot-takot ako sa Bulate. Ay, ikaw? Ngayon, ha? Ayaw ko ba ganun-ganun? Ngayon. Hmm. Pero samantalang dati, nung namamansing kami, namimingwit kami ng palakasa probinsya, hinuhukay ko pa yan, tinutuhog ko pa, tsaka ako pinampapain sa Bulate. Ngayon, takot na takot ako sa Bulate. Ewan ko kung bakit. Ay. Meron talaga mga bagay na hindi natin kaya ipaliwanag. Oo, oo. Ikaw, saan ka takot? Ako sa daga. Daga. Daga, daga. Daga. May kinalatakotan. Hindi, ako takot-takot talaga ako sa ahas. Ay, ayoko rin ng ahas. Ako siguro anything na gumagapang. Oo nga. Ay. Siguro. Ayoko kasi, din ng ahas. Kasi di ba ikaw, nung pumunta ka nga, nung umuwi ka nga sa probinsya, yung ahas ni ano doon, ni doktor, di ay, hindi ko na kaya. Yung anak ko kong pinalanaro. Talagang pag sinil, nagpapagano ng mga sawa o mga ahas. Hindi ko kaya. Pero ibuhaya niya, kayang-kaya. Ay, tingnan. Grabe ka naman. Buhaya. Basta, takot na takot po sa ipis. Grabe. Itong blind item ay, natin ngayon. Sigurado po, doon pa lang po sa Your Honor, I would like to invoke. Alam niyo na yun. Alam niyo na po yan. Di ba? Ay, nako! Ayan, wala nang mauupo sa roof or nakatabi ang mabahong basurahan at walang electric fan. Kaya naman, naku, patuloy po kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel. Pakisama na rin po ang Ramel Chica Vlog. Salamat po. Congratulations! May daga! Doon daw nalalaman eh. Ay! Diba? Pagka tumili. Diba? No, okay. Ganun. At, syempre wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification. Makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng ECNN. At, lagi kong sinasabi sa inyo na please don't skip at supportahan nyo naman namin Showbiz Now na official. Ito yung amin TikTok. Ay nako, muli po mga kachika sa aming tatlo. Puso po namin na nagsasabi. Maraming maraming salamat po sa pagtutok ninyo sa ating programa. Uulitin po namin ang linya. Gasgas na pero mula sa puso. Nasaan po kami kung wala kayo? Maraming salamat po. And of course, Romel Chica and Duendel, maraming salamat. Thank you salamat. Ayan. Hanggang sa susunod na sultada po ng ating programa, ito po ang Showbiz Now! Na! Maraming maraming salamat. Salamat po. Maybe! Okay. Okay naman.